Magandang araw mga ka-Itulay, ako ang yung Tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na Itulay Summer Camp? Tara na at umpisa na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, bago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan di lalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan, kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan ating ituro, paunlarin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan di lalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan di lalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino, itulay, itulay sa kabataang Itulay Summer Camp, itulay, itulay sa kabataang Pilipino, itulay, itulay sa kabataang Pilipino. Good morning mga bata! Kamusta kayong lahat? Pati na rin ang inyong mga magulang. Hello din sa lahat ng kaguruan! Good morning! Good morning! Blessed morning sa ating lahat! Handa na ba kayo, kids? At syempre, welcome dito sa ating Itulay Free Online Tutorial Class ngayong Summer Camp. Tayo ay nasa episode number 6. Last week natin today. At syempre, magkikita-kita muli tayo para sa year, school year 2021 to 2022. Okay, start na tayo. Pero bago, let me share you my screen. Tignan natin to ha. Review muna tayo. Ayan. Talang. Trial version. Alright. Okay, ganun. Okay. Ayan. Ayan na po, kita na yung aking screen, mga anak. Oops, wait lang ha. Okay, nako, may toyo ang aking isang computer. Okay, so dito na lang tayo, mga anak. Tingin, naka-ready na ang aking mga flashcards. Okay, dear director, meron po tayong mga bisita, mga anak. Pwede na tayong pumasok. Ayan. Dalawa po yung ating monitor, isang monitor ni Tutor Aileen at isang ating video dito sa ating gagamitin na flashcard. Ayan. Good morning sa iyo, Chuti Gallagher. Ayan, pasok na tayo. Si Chuti Rafa. Ayan. Good morning, Ma'am Ursa. Good morning, Marisa. Good morning, Princess Lian. Ayan, may mga bisita po tayo ngayon, Sir Mudge. Pwede na tayong pumasok. Good morning sa'yo, Iros. Ayan, ayan, antayin natin. Okay, dito tayo tumingin mga bata ha. Meron ako ditong nireding maliit na trial version. Maliit na whiteboard. Okay, so sabi ko nga, pag wala tayong whiteboard,
pwede tayo mag-improvise ng sliding folder o kaya naman ay envelope or pocket chart. Okay, so let us have a short review. So, paano nga ba natin bibilangin yung touch point? Kung meron tayong number 5, ilan ang touch point niya? Let's count. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, paano naman kung ito ay number 7? Yan ha, para dun sa mga hindi naka-attend before. 1, 2, pag dalawa yung bilog, dalawa yung kanyang dots, dalawa ang bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright? So, sa number 6 naman, ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, 0, wala siyang touch point. Kapag 1, meron siyang isang touch point. Kapag 2, meron siyang isa, dalawang touch points. Kapag 3, eto yung touch points natin. 1, 2, 3. Ayan. Pag 4 naman, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tutor Marge, pwede na po kayo makapasok yung ating mga bisita. Ayan, para masaya ang ating discussion, no? Okay, so sa 8 naman, tingnan natin yung number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sabi ni Tutor Marge, may isa pa pala tayong week. So after nito, may isa pa tayong week. Yehey! May isa pa tayong week. Nabitin ako sa 3 weeks lang na magkakasama tayo eh. May isa pa pala tayong week. Sorry po, Tutor Madge. Okay, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so pag nag-plus tayo, ano ilalagay natin sa ating mind? Sige nga, tingnan ko nga sa ating comment section kung natatandaan. Pag tayo ay nag-plus ng number, nag-add tayo ng number, ano ilalagay natin sa ating isip? Ilalagay natin yung mas malaking number. So dito, alin ang mas malaki? 2 or 9? Ayan, tama si Pia Joyce. Yung malaking number daw, yung mataas na number ay ilalagay natin sa ating mind. So meron tayong 9 and then continue counting. Sabi din ni Princess at ni Heart. So 9, 10, 11. Yan yun, ano? Ayan. Okay, next naman. Paano naman kung ang number natin ay 3 at saka 8? Ayan. 8 plus 3. Anong lalagay natin sa mind natin? So, lagay natin yung 8, sabi ni Pia Joyce. And then, plus 3. Continue counting. 8 in your mind. 8, 9, 10, 11. Ayan, tama si Justine. 11 daw. Paano naman pag tayo ay nag-minus o nag-subtract? Ayan. So, meron tayong halimbawa ay number 2. Ayan, 3 minus 2. So, bibilang tayo ng paatras. Okay? So, 3 minus 2. So, bilang tayo, yung 3 nasa mind natin. 3, tapos punta tayo sa 2. 3, 2, 1. Okay? So, the answer is 1. Tama si Alicia. Okay, paano naman kung tanggalin natin yung touch point? Kunwari, magaling na, sa ulo na ang touch point. Kahit wala na yung dots or touch points dun sa number, kaya na nating bilangin. So, 8. Okay, bilang lang tayo ng paatras. 8 in your mind. 8, 7, 6, 5. Alright? So, the answer is, anong sagot? The answer is 5. Okay? Nakuha ba mga bata? Yan yung ating addition at subtraction. Okay, ngayon naman, gagawin natin ay multiplication. Ayan. Okay, multiplication na tayo mga bata. So kung may whiteboard kayo, pwede natin gamitin. Kung wala, pwede yung ating improvised na envelope o kaya ay sliding folder at ang ating mahiwagang whiteboard marker. Alright. So, gagawin natin mga bata, kuha tayo ng isang papel. Kuha tayo ng papel. Ayan. O anak, pwede na tayong pumasok. Pwede na po. So, ating mga bisita, pwede na pong pumasok. Sige, Chuti Rafa. Ayan, yay! Good morning, Rafa! Good morning, Erin! Okay, meron pa papasok si... Hello,
Chuty Gallagher. Hello. Yay, may kasama na si Chuty Arlene. At andyan din si Denver. Kami kong kasama. Nakahanda na ang ating flashcards. Ayan. Kapil natin, kunin na tayo ng isang papel. Kuha tayo ng isang papel, ha? At saka yung ating color. Okay, mga bata, kayo rin. Sabayan nyo kami, ha? Okay. Ito ang paper natin. Susulat tayo ng number 2. Okay? Susulat tayo ng 2 dito. 10 2. 1, 2, 3, 2 ulit. 3. Okay, tatlong 2 na tayo, ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, nakasulat na ng 10 number 2. Ayan. So, number 2 tayo nag-umpisa, ha? Okay. Tapos, lagyan natin ng times. Paano ba yung simbolo para sa multiplication? Bilis si Gallagher, ha? Ni Gallagher. Okay. Lagyan natin. 2 times. Ayan. 2 times 1. 2 times 2. 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5, 2 times 6, 2 times 7, 2 times 8. Mga bata, dinerecho ko na agad kayo sa multiplication, ha? Kasi yung 30 minutes, nakakabitin yun. Kaya medyo nagmamadali tayo. Ayan, so nakagawa na. And then, lagyan natin ang equals. Ayan. Ayan. Katapos, ang bilis talaga ni Gallagher. Ayan. Okay, yung mga, yung ating mga live, nagla-live tayo ngayon, yung ating mga manonood, pwede din kayo gumawa, mga anak, ha? Sabayan nyo kami. Ayan, so meron na. Yehey! Okay, ngayon, dahil number 2 to, kunin natin yung ating number 2 sa ating touch mat. Ayan, number 2. Ako, meron akong isang may touch point, meron akong isa pang walang touch point. Yan, para matandaan ko agad. Oh, ganun din kayo. Yan, pwede kayo magpagawa o kayo gumawa mismo ng walang touch points. Okay, ako gagamitin ko yung walang touch point. Ayan, kasi alam ko na kung nasan yung position ng touch points ng number 2. At ito ay nandito, tsaka nandito. Alright, tanda nyo na. Ang galing ni Justine, nakasagot na agad. Oh. Okay, 2 times 1, ibig sabihin isang 2 daw yun. Isang 2. Isang group of 2. So lalagay natin. Isang 2 lang siya, lagyan natin 2 times 1 equals 2. Okay, isang 2 lang daw yon. Ngayon naman, 2 times 2, ibig sabihin dalawang 2. Okay, 2 at saka 2 uli. Ilan lahat yon? So yung 2, ilagay na natin sa mind natin. So 2 and then continue counting. 2, 3, 4. Okay, yan. Kahit hindi na tayo magbilang sa ating mga daliri, okay? Pwede nyong i-figure out na lang yung number sa isip nyo, tapos tandaan nyo yung touch points niya. Okay, so 4, 4 in your mind, 5, 6. Okay, so lalagay natin dito ang 6. Okay, ngayon 6 in your mind, hello sa'yo, Mayan! Watching from Muntinlupa City, good morning sa'yo. 6, 7, 8. Okay, nakakasunod ba? Pati yung ating mga manonood, sumunod kayo mga anak ha? Okay, 8 in your mind, 9, 10. Okay. Tapos 10 uli, 11, 12. 2 times 7, 13, 14.
Okay, next. 15. 16. Okay, next ay 16, 17, 18. Okay. Next natin. 18, 19, 20. Ayan. Ito ang tinatawag nating factors o sagot sa multiplication. So, ito ang tinatawag din natin siyang skip counting. Pag sinabi kasi nating multiplication, ito ay repeated addition. Pagdadagdag ng paulit-ulit. Kagaya nito, isang 2. Ito, dalawang 2. Tatlong 2. Apat na 2. Limang 2. Anim na 2. Pitong 2. Walong dalawa. Siyam na dalawa at sampung dalawa. Okay, kung naaalala nyo pa yan, ha? Naturo na natin yan yung ating first quarter. Ayan, so basahin natin. Sabay-sabay tayo. Pwede kayong sumabay kay Chuto Aileen. Ready? Go! 2 times 1 equals 2. Okay, kayo nga. Ready? Go! 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. Yes, 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. Okay, maganda yan. I-memorize nyo. Ah, sinong memorize na ang multiplication table? Okay, kung nahihirapan kayo, pwede nyo tandaan yung multiples. Oh? Or kaya ay yung skip counting by twos. Okay? So skip count tayo by twos. Ready? Go! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, so kailangan ma-memorize natin to, ha? Okay, bakit ginamit natin yung touch mat sa ating pagmamultiply? Para hindi na tayo gumamit ng ating mga daliri. Dapat mahalaga na mas sa ulo natin ang skip counting na yan. Okay? Next, dun sa 1 naman, bakit kaya nilaktawan ni Chuto Aileen yung 1? Kasi madali lang yun. Alam kung kayang-kaya nyo yun. Any number na imumultiply sa 1, ang sagot ay 1 din. Okay, sige, tingnan natin to, ha? Okay, sumabay kayo kay Chuto Aileen. Sulat ulit tayo ng 10 1. Ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3, 1 times 4, 1 times 5, 1 times 6, 1 times 7, ayan, hanggang sa makarating tayo sa ilan? Sa 10. Okay? Then, lagyan natin ng sagot. So, sabi kanina ni Chuto Aileen, any number na imumultiply natin sa number 1, ang sagot ay the number itself din. Okay, kagaya nito, yung 1 minultiply sa 1, ang sagot niya ay 1. 1 times 2, kung ano yung minultiply natin sa 1? 2, di ba? So, ang sagot ay 2. Okay, next. 1 times 3, 3. Kahit pagpalikta rin natin yan, ganun pa rin ang kanyang sagot. 1 times 4, 4. O 1 times 5, mga anak, ilan? Yan, o, sumasagot yung ating mga viewers. Ayan, ang galing. So, 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. Okay, nakasunod ba? So nakadalawa na tayo, ha? Nakadalawa na tayong multiplication ng by 1 at by 2. Okay, ngayon naman nakapag-ready na si Chuto Aileen ng
3, 4. Yung 5, madali lang din. Pag 5, skip count lang tayo ng 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yung 10, ganun din. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, ngayon sagutan natin to mga bata. Okay. Laktawan ko ha, tingnan ko kung kaya nyo sagutan. Okay, kahit huwag na kayong magsulat sa number 3, okay? Huwag na muna kayong maggawa sa multiplication para sa number 3. Tingin na lang kayo dito mga anak at kayo ang magsasagot. So that, kukunin natin ang number 3. Ang number 3 ay may ilang touch points. Okay, sige nga, Garajo, ilan ang touch points ng number 3? Mayroon itong ilang touch points? Sige nga. Okay, ilan ang touch points sa ating mga kasama ngayon sa stream? Ayan, so meron siyang tatlong touch points. Dami natin. Ready? Go! 1, 2, 3. Okay? O ngayon, laktawan natin to. Dito na tayo agad pumunta sa 6. 3 times 6. Ibig sabihin, ilang tatlo yon? 6 na 3. Ibig sabihin, magpa-plus tayo ng 6 na beses ng 3. Okay, kunwari hindi pa natin sa ulo yung skip counting by threes. Gamitin natin ang touch point, okay? 6 na beses daw. So, bilangin natin. 1, 2, 3 na, no? 3, 4, 5, 6. O, 2 na yon. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Ayun. Or kaya naman, kung sa ulo mo na ang skip counting by threes, ganito ang gagawin mo. Punta ka sa 6. Okay. Punta ka sa 6. Hindi ba nalilito mga bata? Pwede tayong pumunta agad sa 6. Isipin natin yung 6. So skip count tayo by threes. Ready? Count with me. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay? Ulitin natin, ha? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay. So, ang sagot natin dito ay 18. Okay. Nakuha ba, mga bata? Okay. Kita ba? Ayan. Okay. Next. Sige nga. Dito nga tayo sa 4. 3 times 4. Okay, 3 times 4 tayo ha. So, dun tayo sa 4. Kunin ko yung 4. Papakita ko sa inyo. 3 times 4 daw. Ayan. Ibig sabihin, 4 na number 3. Already? Begin. 3, 6, 9, 12, 15. Ulitin natin. 3, 6, 9, 12. Nawala si Tutor Aileen ha. Ulit ha. 3, 6, 9, 12. So lalagay natin dito ay 12. Okay. Nakuha ba? Ayan. So mahalaga na ma-memorize natin ang ating skip counting. Okay? Okay. Sige po. Ayan. Next tayo ay sa 3. Okay. Ang touch point ng 1 ay isa lang. So ibig sabihin isang 3 lang. O isang 3. Ayan, so lalagay natin dito ay 3. Okay, next. 3, isang 3 dito, tsaka isang 3 dito. Ilan yon mga bata? 3, 6. Okay? Ayan, so mahalaga na memorize natin ang skip counting. O yan, tatlo, tatlong-tatlo daw. Already, 3, 6, 9. Ayan, lalagay natin dito. Ayan. Okay. Ito naman, 3, 4. Okay. O, 4 na 3. Ready? Go. 3, 6, 9, 12. So, lalagay natin dito ang 12. O, ito naman. 5, 3. Ready? Go. 3, 6, 9, 12, 15. Ayan. Okay. Next. Oh, sa 7 naman tayo. Ready, go. 3, 6. Tandaan nyo pa kung ilan ang touch point ng 7.
Okay, dito tayo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ano susunod? Tingnan ko nga. Oh, ilan susunod? 31 po. Oh? Ilan po? 31 po. Oh, ganyan ang galing ni Erin. 21. Ayan. So, sa 8 naman tayo. Ready? Go! Oh, sige, kayo mag-count. Ready? Begin. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yay! Ang galing ni Gala Joy. 24. At saka ni Erin. Okay, sa ating mga nakasama dito sa ating live session, si A. Ross, 21, ang sagot niya kanina sa 3 times 7. Si Alicia ay 24 sa 3 times 8. Ang galing. Okay, nay naman. Already? Begin. Already, go. Kaya magbilang, go. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Yay! Ang galing. Ang sulat natin. Okay. O ito, 3 times 10. Madali lang yan. Okay. So ito na lang kunin nyo. Tatlong sampu. Ilan yon? 10, 20, 30. Okay. So sabi ko nga sa inyo mga bata, ang multiplication, madali lang kapag magaling kang magdagdag ng number o magpaulit-ulit ng pagdaragdag, o kaya naman ay pwede mong gamitin ang skip counting. Okay? Anong pwede natin gamitin, mga anak, pag tayo ay nag-multiply ng numbers? Anong pwede natin gawin? Dalawang paraan. Pwede tayong magdagdag ng paulit-ulit. O kaya naman ay tandaan natin ang skip counting. Okay, naiintindihan ba yon mga bata? Okay, sinong naiintindihan? Palakpakan ang mga sarili. Okay, yay! Bibigyan ko ng excellent work badge ang mga batang naiintindihan yung sinasabi ni Tutor Arlene. Yung iba kasi mga bata, natatakot pag sinabi ng multiplication. Merong magaling sa addition, merong magaling sa subtraction. Pagdating sa multiplication, natatakot sila. Bakit ka matatakot? Eh, marunong ka mag-plus. Diba? Marunong ka rin mag-minus. Ibig sabihin, sisiw lang sa'yo ang multiplication table. Dapat mahalaga mga bata na sa ulo natin ang skip counting, no? Kung hindi mo naman sa ulo ang skip counting, pwede mong gamitin ang repeated addition o kaya naman ang ating touch mat. Okay? O, sige, isa pa tayo. Doon tayo sa number 4. Yan. O, huwag na kayo magsulat nito. Gawin nyo na lang to pagkatapos ng ating session kasi kalahating oras lang tayo. Okay. So, kukunin ko yung number 4. Yung wala ng touch point. Okay. Ayan. Okay, pag ganito, ito to ha. 1, 2, 3, 4. Alright? Mahirap kasi hindi nakabuka, no? Okay, ito na lang touch. Meron tayong touch point. Okay, ayan. So, meron tayong 4. Sabi, 1 daw. So, anong sagot natin dyan, mga bata? So, the answer is, anong sagot? Tama si Alicia. Ayan. 4. Yes, okay. 2 daw. So, kunwari yung mga maliit pa, yung mas bata sa atin, hindi pa marunong. So, gagawin niya, ilagay niya yung 4 sa isip niya. Ito dun sa hindi pa marunong mag-skip counting, ha? Gagawin niya ay repeated addition. Gagawin niya 4 sa isip. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Pero kung sa ulo mo ang skip counting, mas madali, di ba? Okay, so kung di ka pa marunong, 8 uli sa isip o 4 na 3. Okay, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ayan. So meron na tayong 4, 8, 12. Eh halimbawa, wala to. Hindi naman natin to kita. Kunwari, tago ni Tutor Aileen to ha. Ayan.
Hindi mo alam yung mga naunang yan. Ito agad ang nakita mo, nasasagutan mo. 4 times 4. Ibig sabihin, ilang apat yon mga bata? Ilang 4 daw yon? Apat na grupo ng tig-a-apat. Okay, so isipin na natin yung 4. Isang 4. O 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na yon. 9, 10, 11, 12. Tatlo. 13, 14, 15, 16. Ayun, apat na apat. So, ang magiging sagot mo dyan ay 16. Okay? Naintindihan ba mga bata? Okay, merong, yung iba nahirapan pa kasi introduction pa lang sa kanila ang mathematics, ang multiplication, no? So, yun yung pwede natin gamitin na technique. Okay, ngayon naman, 4 times 5. Okay, apat na lima daw. Okay, so bilang tayo. So, meron na tayong 16, 17, 18, 19, 20. Ayan. So, ito, madali. Kasi yung ating number ay 0 sa 1's place. So, ano sasagot dyan? Dadagdagan uli natin ng 4. 20. Oh, kahit di tayo magbilang. 20. 4. Okay, kasi dadagdagan lang natin yung 1's. Ayan. So, 24. Naintindihan po ba? Okay. Mamaya, gusto ko tapusin nyo to sa inyong mga bahay, ha? Kasi ubos na yung oras natin. So, gumawa kayo ng multiplication table ng 1 hanggang 10. Okay, kagaya nito. Dapat may sagot, ha? Ayan, pwedeng maliit lang, no? Kung gusto nyo. At meron pa akong ipapakita sa inyo, mga bata. Okay, tingnan nyo to, ha? Ang tawag natin dito ay times table grid. Okay? Ayan. Anong tawag natin dito? Times table grid. Makikita natin dyan, meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 12. Okay? So, ganito lang yan, no? Para tayo naglalaro. 1 times 1 equals 1 times 1, isang 1. Ang sagot ay 1. Okay? Next. 1 times 2 equals 2. Kasi ang sabi, kung ano yung imu-multiply sa 1, ang sagot ay yung ding number. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. And 1 times 5 equals 5. Ayan. 1 times 6 equals 6. And 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9, 9 din. 1 times 10, 10. 1 times 11, syempre, 11. 1 times 12 equals 12. Okay, ngayon naman, dito tayo sa 2. Ayan, nakita nyo? Kung ano yung number na minultiply sa 1, ang sagot ay yung number din. Okay? Next sa 2 na tayo. 1 times 2 equals 2. 1 times, 2 times 2 equals, dalawang 2 daw yun. Ilan yun? So, 2, tsaka isa pang 2. 2, 3, 4. Ayan. So, pwede nyo gamitin four. Dito yung touch point nyo. 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 4? 8. Ilan? Okay. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. Sana malinaw sinindig yung computer, ha? 2 times 6 equals? 12. 12. 2 times 7? Ilan? 14. 2 times 8? Ilan po? Okay. 15. And then 2 times 9 equals ilan po? And 2 times 10? Ayan. 2 times 11? So, dagdag lang uli tayo. 2 times 12? Ayan. So, ayan. Okay, papakita ko sa inyo yung soft copy nito. Pwede nyo i-screenshot. Alright? Okay, sige, antayin natin, ha. So, ang assignment nyo ay
gagawa kayo ng multiplication. Ano pong gagawin? Multiplication table. Alright? Opo, ang galing. Tapos, itong times table grid. Kung di nyo magawa yung times table grid, okay lang. Unahin nyo yung inyong multiplication table. Alright? Okay, may hinanda sa inyo si Tutor Eileen. Tingnan nyo to ha. Okay. Asan yung ating... Ayan, kita ba? Hindi yata kita. Okay. Ayan, Tutor Madge. Palambing po ng aking screen. Papakita ko lang po yung ating... Ayan. Kita ba mga bata? Ako, parang di kita. Ayan. So, ganito na lang mga bata. I-upload ni Tutor Eileen ang soft copy nito, okay? Yung JPEG file nito. Pwede nyong i-print o kaya naman ay pwede nyong kopyahin. Tapos, sasagutan nyo to ha. Alam kong medyo marami yung pinagagawa ni Tutor Eileen, pero yan ay para sa inyo. Pag nagawa nyo yan, ilalagay nyo sa inyong kwarto o kaya sa inyong salas o kung saan kayo malimit na nakatigil. Tapos, sasauluhin nyo yan mga anak ha. Sinong kayang isauluhin yan? Pwede nyong kantahin. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. Ganun din sa mga susunod hanggang dito. Ang daming pinagagawa ni Tutor Eileen. Hindi pa kami tinuruan niya eh kasi nga kulang yung ating oras. So that will be your assignment. At ilalagay natin sa ating mga kwarto o kung saan ka nag-aaral malimit. Doon sa iyong study area. Okay, sana nag-enjoy kayo ngayong araw na to. Mga bata, may natutuhan po ba? Pumalakpak nga yung may natutuhan? Okay, ayan. O sige, panoorin natin to. Ito ang handog sa inyo ni Tutor Eileen. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood at pakikinig. O watch natin ito ha, yung ating mga... Mattastic Kids. Okay. Tutor Madge, palambing po. Ayan, kita na ba? Ayan. Alright. Ayan ang ating mga Mattastic Kids. Si Princess Lian, Princess Jamela. Si Gallagher, si Sophia Francesca, si Hans Ezekiel, Erin Miranda, Princess Lian, Sophia, si Luciana Joy, Heavenly Heart, Gallagher, si Princess Jamela, si Jersey Genesis, si Shireen, Pia Joyce. Ang ganda na gawa ni Pia Joyce. Oh. Si Isabel at si Prince. Ayan. Okay, so magkita-kita uli tayo sa isang linggo mga bata. Paalam! Bye! Bye! Thank you sa pagsama kay Tutor. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Bye. Thank you, Ben. Magkikita po ulit. O, manood kayo ha. Storytelling ni Tutor Roma. Okay po. Ah, sige. Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references,
We will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the eTulay free online tutorial and mobile eTulay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad.